everyone! Welcome back to my channel. This is Jaja Bustos, ang inyong kasis para bigyan kayo ng kaalaman or information about po sa inyong reproductive health at fertility tips na din po. Ayan. So mga sis, ang pag-uusapan po natin ngayon is about sa myoma. So pagpasensyaan nyo na po yung aking ayos ngayon. Medyo hindi talagang mahilig talagang mag-ano ngayon kasi dahil buntis ako ngayon at baby boy, kaya siguro hindi ako masyadong mahilig mag-ayos. Ngayon, so doon sa mga sis natin na may mga sakit na myoma or fibroids, intramural myoma, ayun, iba-iba kasi yung myoma natin. So, makinig kayong mabuti at tapusin niyo po yung video mga sis para may matutunan kayo tsaka para maging aware din kayo sa sarili niyo kung ano po yung mga dapat ninyong gawin. So yan, makinig po kayong mabuti at i-share niyo po yung video na ito pagkatapos niyong panood. Ayan, so ano nga po ba talaga itong tinatawag nila na myoma? So, 'di ba doon po sa iba kong video or vlogs, ang tinuturo ko po sa inyo is about lang po sa PCOS. So, mostly PCOS po 'yung pinag-uusapan natin. Ang PCOS kasi sa ovary siya tumutubo. But this time, ang myoma iba po. Kasi ang myoma, nasa loob na talaga siya ng matres. So, mas complicated siya kumpara sa PCOS. Ang PCOS kasi madali lang siyang gamutin. So, hindi siya ganun ka-complicated. While ang myoma po is medyo mahirap po itong gamutin dahil nasa loob na po ito ng ating matres. Posible siyang tumubo sa loob or sa labas ng pader ng matres nyo kasi 'di ba? Yung kwelyo niya paganon. So, yung myoma na yun ay tumutubo siya mismo sa loob or sa labas. Ito po siya. Ayan, so nakita nyo po kung anong itsura ng myoma. Kung isipin natin talagang nakakatakot ito kasi ito po ay tumutubo sa loob at lumalaki pa. So kung ang PCOS is nagstay lang siya sa ganung size, ang myoma, lumalaki pa siya ng lumalaki. So ito po, pag-uusapan muna natin kung ano po ba yung mga dahilan, bakit tayo nagkakaroon ng myoma. So mamaya na natin pag-usapan yung iba pang topic kung paano ba natin ito maiiwasan at kung paano ba ito gamutin. So focus muna tayo dito sa dahilan. At para doon din sa mga babae na wala pa nito, para maiwasan nyo din po na magkaroon kayo ng ganito. So ano nga ba yung dahilan ng myoma? Minsan po, nasa lahi yan. Kasi kapag meron tayong genes, or meron tayong relative, kamag-anak, na nagkaroon po siya ng ganun, posible na mangyari din yun sa atin. Kaya kung alam natin na meron tayong mga kamag-anak na malapit sa atin na nagkaroon ng ganun, dapat maging aware tayo sa ating lifestyle kasi posibleng maulit yun. Kasi namamana po yan yung myoma. Pangalawa, sa hormones. Kapag hindi na nagbabalance yung hormones mo at nagkandagulo-gulo na siya, posible kang magkaroon ng ganitong sakit. Yung mga babae na mahilig mag-pills, tapos hindi nila sinusunod ng tama yung gamutan, mas mataas po yung inyong chance na magkaroon ng ganito. Kasi ang hormones natin, hindi yung ano kasi, yung contraceptive kasi, ano siya, meron siyang synthetic hormones na nire-replace sa katawan natin. So, kung tama ang pag-inom mo, wala naman pong mangyayari. Pero kung mali yan, magkakandagulo-gulo po yung mga hormones mo, yung estrogen mo, yung progesterone mo, that's the time na pwede mo nang makuha yung sakit. Pwede mo nang makuha yung sakit na yon. Hindi mo alam na may ganun ka na, kaya importante talaga na check mo din kapag ikaw ay mahilig mag-pills or mag-inom ng or mag-contraceptive pills kahit ano, like yung mga IUD, inject, implant, kung nagaganyan ka, okay lang naman po yun, wala namang masama. Basta sinusunod mo ng tama at kung may napapansin kang kakaiba sa katawan mo, kailangan mo din na ipa-check up yun. Kasi kung gumagamit ka ng ganyan, mas mataas yung chance mo kung hindi tama yung pag-inom mo. Like yung inject, di ba? Kapag nagpapa-inject tayo, nag-irregular yung mens natin. So, hindi lumalabas lahat ng regla natin. Pwede kasing mag-cause yun na mabuo siya sa loob. Na yun nga, nagko-cause siya ng myoma. Yun po kasi yung
isa sa mga konsekwense kapag gumagamit ka ng contraceptive. Kaya dapat maging maingat din tayo sa paggamit yan kasi dapat may pahinga din tayo, hindi pwedeng dire-diretso. Kailangan mag-rest ka para maipahinga mo din yung hormones mo. Natural pa din yung hormones na na-acquire ng katawan mo. So yun po. Pangatlo, meron siyang ibang reason na hindi medical explanation. Yung mga matatanda po kasi ang explanation po nila dito is pasma. Meron pong pasma sa loob na hindi po nailabas, like namuong dugo, ganyan na hindi nailabas, lalo na po yung mga babae na nanganak na ng marami. 'Di ba po kapag yung mga babaeng nanganak na dapat after birth, merong ilalabas niya na sobrang laking dugo na ganito talaga siya kasi nung nanganak ako, nakita ko mismo lumabas sa akin 'yun. Kasama po yun ng inunan or ng placenta. So, dapat na ilalabas nyo lahat ng maruming dugo kapag after kayong nanganak. Yung iba po kasing nagkakamayoma, yun yung prone sa mayoma, yung mga babae na maraming anak o kaya nanganak na siya tapos hindi nailabas lahat ng dumi after niyang manganak. Kaya importante talaga na pagkatapos nating manganak is mailabas po natin yun. Sobrang sakit nun, promise, kapag after nating manganak. Ang sakit-sakit nung lumabas na yun na parang bukol siya. Yun, kailangan mailabas yun. Kapag hindi nyo po yan nailabas, posible kayo na magkaroon ng mayoma. At isa pa, yung mga babae na napapasma or nagkakaroon ng lamig sa matres, sila din po, prone din po sila sa ganun. Walang medical explanation yan kasi hindi naman po yan alam nila. Hindi naman po kasi talaga naniniwala ang medical field doon sa pasma or lamig sa matres. Pero totoo po yun na nagkakaganun. Isa pa sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakamayoma ay dahil din sa lifestyle natin or sa kinakain natin. So, hindi tayo aware na yung kinakain pala natin is posible pala na mag-cause ng ganon. Katulad na lang ng mga babaeng mahilig sa prito, mahilig sa mamantika, mga oily foods, mahilig sa mga taba. Yan, yan yung mga babae na mostly prone sila sa mayoma, lalo na pag mahilig sila sa mga mamantikang mga karne-karne yan. Prone sila dyan. At isa pa, yung mga babae po na mahilig maligo ng gabi. So, isa din po yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon din ng mayoma. So, iwasan din po natin yun, yung masyadong pagligo ng gabi. Tapos, bigla tayong lumabas sa, yung parang pasma, like galing ka sa init, tapos naligo ka kaagad, yun. Iwasan nyo po yung ganun mga si... Ayan po. So, yan yung iba lang po sa mga information na kaya kong ibigay sa inyo about sa mayoma. At next naman is, ano po ba yung mga sintomas na nagkakaroon ka na ng mayoma? So, unang-una, malakas na pagdugo na hindi tumitigil. Sobrang lakas ng bleeding mo, hindi tumitigil. Parang mauubos na yung dugo mo sa sobrang dami. Isa po yan sa sign na ikaw ay nagkakaroon ng mayoma. Kung isang beses lang naman yan nangyari sa'yo, wala namang dapat ipag-alala. Pero kapag always na siyang nangyayari, like bakit ganun, 1 month na akong dinudugo ng sobrang lakas, syempre po, dun ka na magtaka. So isa po yan sa sign na ikaw ay merong mayoma. Then, pangalawa is sobrang sakit po ng puson mo kapag ka ikaw ay nireregla. Merong sobrang sakit. Diba normal naman na nagkakadismenorrhea tayong mga babae kapag meron tayong menstruation. Pero itong sakit niya iba. Mas masakit pa siya kaysa doon sa dysmenorrhea. So ibang klaseng sakit siya na tipong parang meron ang pumipitik sa loob ng matres mo na sobrang sakit yun. Isa po yan sa sign na ikaw ay meron ding mayoma. So, isa pa is yung ihi ng ihi. So, yung UTI kasi pwede rin siyang maging cause ng mayoma kapag yung bacteria is kumalat na. Kaya doon sa may mga UTI, kung mild pa lang po yan, gamutin nyo na po yan ng antibiotic, yung UTI ninyo. Kasi kung lalala yan at sobrang ano na talaga siya, sobrang dami na ng pus cells mo,
Pwede rin po yan na maging cause ng myoma, pero ito ay case-to-case basis. Isa lang po siya sa reason. Kaya pag ihi ka ng ihi, posible din na magkakaroon ka ng ganun. Isa pa, parang alam mo yun, yung iihi ka na, yung isa sa mga sign niya, iihi ka tapos parang walang lumalabas. Parang may lumalabas naman, pero hirap na hirap kang umihi. Parang masakit siya sa puson, ganun. Diba may time na parang iihi tayo tapos wala namang lalabas. Tapos maya-maya iihi tayo, may lalabas na naman. Yun. Parang style niya ay parang UTI din siya. Ganun yung nararamdaman mo kapag meron kang myoma. Then, isa pa is nahihirapan kang dumumi. Yung iba po kasi, nahihirapan silang dumumi dahil meron silang nakain na, nahihirapan silang tunawin or nahihirapan silang dumumi kagaya ng mga saging na latondan. Diba yung mga ganyan medyo nakaka-constipate. Yan yung mga pagkain kasi na nakaka-constipate, which is normal lang naman. Pero kasi kapag lagi mo nang nararamdaman na constipated ka, possibly din po yun. Isa din po siya sa sign na ikaw ay may myoma. So, isa pa is yung pagsakit ng mga binti mo. Para kang may arthritis, parang ganun yung feeling. Tapos yung sakit ng balakang mo, yung likod mo, ganun. Yun po, isa din po yan sa sign na myoma. Kung isa lang po dyan ang nararamdaman ninyo, hindi yun myoma. Parang ano lang yun siya, normal lang po yun. Baka meron lang meron ka lang nagawa, meron ka lang naging dahilan, kaya nagkaganun. Pero kung lahat ng nabanggit ko ay sabay-sabay ninyong nararamdaman, isa na po yan sa signed na ikaw ay mayroong myoma. So, hindi naman tayo pwedeng mag-conclude agad na myoma porque nahirapan kang dumumi. Baka may nakain ka lang na hindi okay. Pero pag lahat yon sabay-sabay mong nararamdaman at palagi na maging aware ka na baka nga po meron ka ng myoma. Kaya pa-check up din po pag may time kasi dun lang naman natin nakikita kung totoong may myoma ka. Then, advice ko lang po doon sa mga may myoma na mga kasis natin, iwasan nyo po yung exposure sa mga fertilizer sa halaman, ayan, yung mga pesticides, iwasan nyo po na ma-expose kayo or makaamoy kayo ng ganyan kasi sensitive po yung mga may myoma sa ganyang klase ng chemicals. Yung mga may myoma na nagtatrabaho sa factory, nakakaamoy ng hindi maganda sa galing sa mga chemicals na pinaprocess doon sa factory nila, mas prone sila sa myoma. Kaya iwasan nyo po na makaamoy ng ganun. And isa pa, yung mga pangkulay sa buhok, yan, mga matataas yung chemical niyan, iwasan nyo rin po na makaamoy kayo ng ganyan. Kaya diba kapag nasa parlor, pinapag face mask kasi nga para hindi natin maamoy. Kasi matapang yung mga yan. Kapag lagi-lagi kayong nakakaamoy ng ganun, yun, nakaka-iwasan nyo po yung ganun. Lalo na yung mga may myoma na dyan, yan po ang mga dapat ninyong iwasan. Tsaka, yung amoy ng pintura, wag po kayong mag-expose sa ganun kasi nakaka-trigger din po yan na-absorb niya din po yan. And may mga products po kasi na nakaka-trigger din ng myoma. Yan ang hindi natin alam kasi syempre tayo, mas gusto natin na maging maganda tayo. Yung mga rejuvenating natin na ginagamit, okay lang yun kung mild lang siya. Pero may mga chemical kasi na bawal sa may myoma na hindi ako masyadong aware doon sa mga content niya. Pero yung mga masyadong matatapang na amoy na mga pampaganda, hindi po yan maganda sa mga taong may myoma kasi nakaka-trigger po yan. Naaamoy din kasi natin yan. Hindi dahil sa mapupunta sa baga natin, kundi kapag exposed po tayo dyan, magti-trigger po yung myoma natin. Kaya iwas tayo kung tayo ay may myoma na. Iwasan nyo po yung mga nabanggit ko kanina. At oo nga po pala, doon sa mga sis natin dyan na may myoma, minsan kasi diba kapag high blood tayo, prone tayo sa ganun. Yung mga babae na high blood, prone po sila sa myoma. Hindi ko sinabi na porket may high blood ka, pwede ka na magkaroon ng myoma, na may myoma ka kagad. Prone kayo, kumbaga mas exposed kayo at mas lapitin kayo ng sakit na ito. Kaya yung mga pagkain, ingat kayo sa mga kinakain ninyo, lalo na kung kayo ay meron ng myoma kasi may mga foods po talaga, lalo na yung makemikal na mga pagkain, processed foods yan. Yan po yung malakas makapag-trigger ng myoma.
So, yan. Yan po yung ating mga advices or mga tips, information, mga trivias na maishishare ko po sa inyo. At ito po ay based on my experiences kasi po nag-aalaga ako ng mga babae na may sakit sa matres. So, isa po yan sa mga naishare nila sa akin. Every time na ini-evaluate ko po sila, yan lang po yung mga isa sa mga information na nakuha ko sa kanila. At yung iba po ay gumaling na po ngayon. Dahil po nag-natural remedy kami, so hindi kami, yung mga ano lang ha, mild lang na myoma, pero yung mga malalaking myoma na, hindi na po yan siya kaya. Talagang kapag required na kayo ng operation, like sobrang laki na, kasi hanggang 5 cm lang po yung nakakayanan ng natural remedy. Kapag 6 cm na yan pataas, medyo ano na kayo, medyo high risk na siya. So, kailangan nyo na po talagang magpa-doktor kapag ganyan. Tsaka, meron yan siyang operation. So, kapag masyado ng malaki, opera na po yan. Hindi na yan siya kaya ng natural remedy. So, yun po, yung isa din sa mga na testify nung mga inaalagaan po namin is yung Herbasar Candra. Yun po yung nakatunaw sa myoma nila. Pero advice ko lang din po na ang natural remedy ay hindi po yan pang mabilisan. Kasi ang myoma po, ang pinakamabilis lang talaga na paraan para matanggal ito is pag-o-opera. Pero kung ayaw nyo naman, kung gusto nyo na, kung maliit pa lang naman yan at itatry nyo munang tunawin in a natural way, pwedeng-pwede po, basta hanggang 5 cm lang. Pero kung yan ay malaki na, talagang kailangan nyo na po ng opera. Huwag kayong matakot kasi ang operation, para din po yan sa inyo. Huwag kayong maniwala. May kumakalat kasi na fake news na yung myoma, yung ano daw, ang isang bukol daw ay kumakalat kapag inooperahan. Which is hindi yung totoo kasi marami na pong naoperahan na may myoma na hindi naman kumalat. Depende lang po talaga yan sa lifestyle ng tao. So, nasa sa iyo yan kung paano mo i-handle yun after ng operation. Huwag kayong matakot na magpa-opera kapag masyado ng malaki yan. Ayun, so yan lang po muna sa ngayon ang information or overview na maibibigay ko sa inyo about sa myoma. At sana ay meron kayong natutunan sa mga trivias na binigay ko po sa inyo ngayon. At ito po ay pawang sa sarili kong experience. So yung mga medical explanation po niyan, mas broad pa po or mas malawak pa po ang kayang ibigay sa inyo na information kapag sa medical po kayo nag-relay. So yun po, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe po sa aking channel kung gusto nyo pang ma-update sa aking mga tips. And i-like nyo po yung video ko kung nagustuhan nyo po at may natutunan kayo. Kung may tanong kayo, pwede kayong mag-comment sa ibaba. At kung gusto nyo na marami pa tayong matulungan ng mga sis natin dyan, i-share nyo po nang i-share ang video na ito para may mga babae, may iba pang mga sis natin na nakakaranas ng ganito na matulungan pa po natin. Ayun. So, again, this is Jaja Bustos. Thank you so much for watching.